para hindi masaktan yung likod niya. Nandito naman po tayo kila Tatay Byron. Nakapagpa-check up po kayo para sa pneumonia niya. Pumunta kami kahapon nagpa-check up kasi nung isang araw. Yung isang araw pumunta kami yung ano namin doktor nga ina-refer sa amin, wala doon. Kaya iba na lang na doktor yung nag-ano sa amin kahapon. Dito sa Barangay Doctor's Hospital. Mm. Yung niresitahan siya ng kanang plema, pampatunaw ng plema niya kasi maano yung plema niya, hindi man na lumalabas. Mm. Kaya, saka nagparesita rin po ako ng vitamins niya kasi hindi man siya kumakain ng maayos. Mm. Biniling ko rin siya ng gatas niya. Para naman do sa gatas naman lang baka ano siya. Insure gold. Insure gold. Maganda po 'yun. Tapos may mga neresitang gamot para sa pneumonia. Opo. Ito po yung neresita sa kanyang mga ano. Patingin po. Gamot. Ayan, Co-Amoxiclav, 1 tablet 2 times a day. 14 piraso, isang linggo mo itong ititake. Mm. Tapos yung isa, ayan, hindi ko na mabasa. Kakaiba ang mga sulat ng doktor, no? Sila lang nakakaintindi. Ayan, ito yung isa, mga multivitamins and minerals, Centrum. Ayan, maganda ito para mas maano yung katawan ni tatay. Tapos, petroleum jelly. Para dito sa paa niya. Paa. Sugat-sugat. Ah, may sugat. Ayun. Dahil nga po hindi niya na nagagalaw, no? Wala nang masyadong pressure sa mga paa ni tatay. Kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Nagtitiis siya. Sakit na nararamdaman. Titiis po balik-balik sa ospital. Nagpa-x-ray na naman uli. X-ray kayo? Mga matay na lang siguro ako sa x-ray nito. Akala ko may bago tayong x-ray galing Tacloban. May x-ray na po ako siya. Hindi nila tinanggap, sabi daw, x-ray na lang nga haw. Sinabihan namin na. Para saan daw? Saan ang x-ray? Sa chest. So ano naman daw ang result? Sabi ng doktor, hindi pwede. Kailangan ma-x-ray ka lang dito sa amin. Mm-hmm. Sabi ko baka dyan ako mamatay siya kaya i-x-ray sa akin. Ulit-ulit na lang ako. Itong July 27 pa lang ako in-x-ray. I-x-ray na naman ako ulit. Baka ano din kung tapos may pagbabago. Kaya siguro nira in-x-ray. Sabi baka iba daw yung pagbasa doon sa x-ray sa Tacloban at saka dito baka may nagbago doon sa katawan mo. Kaya siguro din gano'n. Para ma-x-ray ka uli, para masigurado. Mm. Ayun, kapag x-ray uli. Kung ano, nung isang araw, ngayon ano, nahirapan siya huminga, namumutla na siya, sobrang putla na. Ay, ganun po. Hirap siya huminga. Kailan po ito nangyari, nanay? Itong linggo lang dumating. Ano siya, mga hapon na, kasi nagdumi kasi siya, nahirapan. Nahirapan siya magdumi. Tapos dumumi. Doon, hindi na nakahinga, nanginginig na siya. Oh, ganun po. Opo, tapos yung, basta puting-puti na yung mukha niya, na taranta na kami dito lahat. Sabi namin, dadalinan namin sa ospital. Ayaw naman niya magpadala. Baka daw. Pagdating doon, mapatay na siya. Kaya ano yung ginawa na lang namin lahat dito sa kanya. Makahinga lang siya. Nanuhan namin siya ng Bisaya dito nga Gandayapi. Ay, yung mga herbal. Siya. Opo, ng herbal. Awa ng Diyos, doon siya nakahinga. Doon tagal din. Siguro madali magkalahating oras. Nahihirapan kayo magdumi. Opo. Meron na ngayon siya na yun, gamot sa pagdumi. Sabi ng doktor, kuha na rin daw, yan kasi, complication na daw din naman sa amin. Complication. Lagi lang po yan. Ngayon natulog kami umaga kasi kagabi, mga 2 oras na agad ang tulog namin. Bakit po? Sumasakit yung niya. Pag gising niya, gising ko. Siya, panay naman yung ganong ko nung pangin kasi masakit na mapa-urbaniyad nga. Nangangalay. Hindi siya makatulog sa sobrang alay. Kaya yung ginagawa ko, ganyan na lang yung ganyan sa kanya. Nakaupo, nakahiga. Wala na ibang,
uupo maya-maya, higa, maya-maya na naman uupo. Yun na lang ginawa naman kagabi. Talagang ano na, pati yung pagpapahinga, apektado na rin. No? Kaya pumayat kayo, Tatay Byron. Pumayat po kayo. Kulang sa ano, sa tulog. Tulog po. Ayaw pa kumain ng maayos. Kasi nung una, yung gatas, ayaw kong inumin kasi mabaho sa pang-amoy ko. Ah, hindi kayo ano sa gatas. Pinilit ako ni Lina na inumin mo ito para... Ikaw inumin mo yan, ang mahal-mahal yan. Pagkain mo. Pinagkagalitan ko na. Ginawa ko. Isa, yung isang baso po, ang gatas. Tapos yung bisi ko na lang po, inahala ko, hindi ko na ko po inaamoy. Kailangan yan, bisi mo lang. Pag tiinom ko po, hindi ko inaamoy yung hindi ko na pinipigilan ko yung aking pang-amoy. Tapos nung tumagal na po, ayun po, na, kuan na. Sanay na. Nagustuhan ko na yung lasa ng Ensure Gold. Gatas. Maganda nga po talaga yun. Basta tatay, ituloy mo yung gatas. Ano po yan? Yan yung magiging ano mo, pinakapagkain na din. Patuloy pa yung pagtitinda mo. Opo. Minsan sa isang linggo, tatlong beses na lang. Hindi na araw-araw. Kasi puyat. Hindi ko na kaya magtinda dun sa lako sa bayan. Aga mamaya, nakapikit nga naman ako. Sige, lakat-lakat ko sa kalsada. Delikado. Opo. E di laging puyat din kayo, Nanay Lena. Opo. Lagi talaga dito yung puyat. Minsan na nga nagagalit. Sana na nagagalit ako. Ako matulog ka na. Sakit-sakit na lang mata ko tsaka ulo ko. Hindi ka pa natutulog. Dito ko nangangalay na rin sa gaganito ng paa niya. Hindi na, gagalit na rin siya sa akin. Ipilitin mo ako matulog. Hindi nga natutulog, makakatulog. Kasi sakit-sakit na ano ko. Kailangan sakripisyo din, opo, no? Grabe. Kunting tiis lang. Kaya niyo po yan. Basta, ano lang, magtulungan lang po kayo. Ano lang talaga. Tsaga talaga. Tsaga lang para sa pagpapagamot ni Tatay Byron. At saka, napapansin niyo, ang dami pong nagmamahal sa inyo. Opo. Ang daming mga suporta at mga blessing na naghahandog ng pampagamot ni Tatay Byron. Kaya wag po tayong panghihinaan ng loob. Lagi po tayong dapat kayo po yung ano unang magpakita ng ano yung lakas dahil pag was pinanghinaan po tayo kagaya niyan si Tatay Byron ganyan na tapos kayo pero hindi din yan maiwasan kasi pupuyat din basta tuloy-tuloy lang no kaya po natin yan sinatsagaan ko kasi alam ko naman yung nararamdaman niya talaga masakit talaga nakikita ko talaga sa kanya tumutuloy yung luha niya sa sakit kaya ako naman pinipigilan ko tumuloy yung luha ko para sabihin niya hindi ako naaano sa kanya binabantayan ko siya kaya sabi ko lakasan na ang loob para ano lang tayo Panginoon, hindi naman tayo pababayaan kahit kung pinabayaan tayo sana noon pa. Kaya sabi ko, lakasan natin yung loob natin kasi nandiyan naman ni Lord. Saka yung tumutulong sa atin, nandiyan naman, importante. At buhay tayo, dito pa tayo sa mga anak natin nag-iintindi. Saka yung sakit ng katawan mo, tiisin mo, sabi ko. Huwag kang bibigay. Lagi kang kumakapit kan, Lord. Kaya yun. Lalo naman siya niyak na iyak. Pag inaanuhan ko siya, sinasabihan. Kaya sabi ko sa kanya, basta, kapit na tayo. Hindi tayo ng ano kan, Lord. Bibigay din yun sa atin. Maya-maya nagdadasal, maya-maya siya nagdadasal. Ko, iinto mo na yan, matulog ka na, pilitin mo ipikit yung mga mata mo. Hindi ko sa kanya. Kanya, wala, hindi niya binabanggin. Ako na yung inaantok sa kaano niya. Ko, minsan natulogan ko na siya. Panay pa rin dasal niya. Nagdadasal pa din siya. Ko, nagigising pa rin ito. Sige, hayaan ko na lang.
Hindi naman siguro makatulog, kaya pinababayaan ko na lang siya nga, ano siya dyan, hawak lang yung bena. Umiiyak ako dahil sakit, kumikirot po. Kasi pag naganon-ganon nila, nahaplos-haplos, nakakapikit naman, nakakatulog ako. Ah, pag hinahaplos siya, no, nakakaiglip kayo. Nawawala yung sakit ko siya. Dito siya, pakiramdam ko pag hinahaplos-haplos na nawawala. Tapos, naantok ako hanggang makatulog po ako. Ah, ganun pala yung pampatulog niyo. Tagal, bago makatulog. Ngawit na ngawit ka naman yung kagaganyan, pero tinitiis na lang namin yung mga anak ko. Minsan yung ginigising ko yung isa kong anak ko. Ito, tulungan mo ako dito magano para makatulog naman yung tatay mo. Kasi mag-aumaga na, hindi wala pang tulog. Yun ang ginagawa namin. Pag ganitong umaga, katapos namin mag-almusal, doon na yun, inaantok. Doon na kayo nakakatulog. Nakakatulog na rin kayo, nakapahinga. Opo. Maligtad yung ano namin gising gabi, yung tulog namin umaga. Ilang taon po bago nyo pina-check up? Siguro mga... Ito lang ang 2020. 7 years niyong hinayaan muna yung sakit na... Kasi pawala-wala kasi itong sakit nito. Akala nyo, yung sakit lang sa likod. Oo. Minsan kasi, sumasakit, tapos mga isang taon, nawawala. Napabayaan. Siguro may lamat na siya doon, kaya nagpunti-unti na siguro lumala yung... Bumigay niya. Ano, yung crack sa... Putukwayan po, kaya siguro naging cancer po. Kasi hinayaan ko po na ipahilot. Nung unang naramdaman ko ito, hinayaan ko lang, akala ko lang kasi kung ano lang, kung na lamog lang na laman. Yung pala, sanhi na pala yun ang akong pagiging ganito. Akalain mo, 7 years niyong hinayaan. Opo. Tapos ngayong taon nyo lang pina-check up. Hindi po sa inyo, hindi po kami nagpapakapag, ano, bili ng gamot sa asawa ko, hindi po kami nakakapagpa-check up. Kaya maraming salamat po dito sa mga bili niyo sa amin. Gusto na po na po ma-operahan, kaso lang, pero naman po yung wala. Hirap na po ako matulog, humiga, at minsan po hindi ako nakakatulog ng gabi. Sa gabi kasi nananakit niya, nangangalay. Mga laman po ng tuhod ko minsan gumagalaw-galaw. Kayanin natin yan. Oo. Kaya nagbibigay sa atin ng lakas. Tama para, po. Para lalo tayong lumakas, tumatag, tumibay. Kailan ka pa bang huling nag-I love you sa asawa mo? Tagal na. Hindi ka nag-I love you kay Tatay Byron. Mga ilang taon na. Siguro yung pagkasal namin noon, ilang taon na yun? Nako. 3 years na. Dapat araw-araw yan para maramdaman yung pagmamahal mo. Ganon din si tata, ikaw tatay. Nahagdan ko na lang yun siya, hindi na ako nag-I love you. Ah, kinikis mo na lang. Kinikis ko na lang. Pero dapat ano, mas lalo nating iparamdam na mahal natin yung... Yung minsan isang nga, tao, yung asawa natin. Minsan nga yung bunso ko, pag kinikita niya, nagkikis ako sa tatay niya, sabi, sinasabi yung anak ko, mag-ingis ko nung mag-uyab sila. Mga tanda-tanda na daw, kikis hindi, pa sila. Hindi, ibig sabihin nun ano yun, pinapakita mo yung pagmamahal kahit ganito yung sitwasyon niya. Hindi kumukupas ang inyong pagmamahalan. Kaya, ayan, baka minsan, ito na yung chance na mag-I love you kay Tatay Byron. Sa pamamagitan ng ating channel. Kasi ilang taon na din pala hindi nag-I love you. Nakasabi ng I love you. Ayan, sige, sabihin mo kay Tatay Byron. Tumahal, I love you. Mahal kita. Hindi kita iiwan sa ere. Lagi ako nandito para sa'yo. I love you. Basta araw-araw na na Elena, no? Para, ano, mas ma-inspire para si Tatay Byron. Para makangiti naman siya na, ano, kasi minsan nakaan. Isa pang I love you. I love you, love. Dapat ganyan ang mag-asawa. Magmamahalan sa hirap at ginhawa. Sa ginhawa, sige. Mudra, I hate you, ha? Ayan. Minsan, sa sobrang dami nating ginagawa, sa dami ng ating problema sa buhay, pamilya,
nakakalimutan natin yung mga simpleng ganun. Okay. Ayan guys, patuloy po ating paglilingkod para po sa mga kababayan po may karamdaman, kagaya po ni Tatay Byron. At gusto po nating pasalamatan lahat ng mga sponsors na lagi pong nandyan, handang lumingap at magbigay ng pagmamahal para po sa kanila. Maraming salamat po kay Tita Maria Luis sa pagmamahal pong ipinagkaloob po ninyo sa pagpapagamot ni Tatay Byron. Naghandog po siya ng 2,000. Si Tita Lena Barbosi, nagbigay po siya ng 2,500. Si Tita Alma Mantiza, meron po siyang pinaabot na 3,000. Tsaka po si Tita Rose Almeida, ng solid po ni Aldi Group, meron po siyang binigay na 2,000. Si Tita Luke, ayan, nagbigay po siya ng 5,000. Tsaka po si Tita Gina of Australia, meron po siyang pinapaabot na 3,500. Tsaka po sa grupo ng Techram with po ni Aldi Fans Page Hong Kong Chapter, meron po silang binigay na 500. Ganon din po kay Mary Jane Gillian, meron po siyang binigay na 640. Bali lahat po ito, Tatay Byron, Nanay Lena, ay umabot po ng 19,140 pesos lahat pong ito na pagmamahal na ipinagkaloob ng ating mga sponsors. Pwede siguro ngayong week para ma-process na po magtuloy-tuloy yung pagpapagamot sa kanya. Balik po kayo sa Tacloban para dun sa biopsy, kasi yun yung importante eh. Yung makuhanan ng sample yung kung saan yung may sakit kay Tatay Byron, no? Nang malaman natin kung ano yung next na gagawin na procedure ng doktor para sa kanya. Ito po. 1,000, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,140 pesos. Ayan, Nanay Lena. Papasalamat po talaga ako ng sobra-sobra sa ibinigay niyong tulong sa amin. Malaking-malaking tulong po ito sa pagpabiopsi ng asawa ko. Kaya maraming-maraming salamat po sa mga sponsor na nagbigay sa amin ng pera. Sobrang-sobra po itong malaking tulong. Kaya salamat po talaga. Maraming-maraming salamat po. Sir Pone, salamat sa pagtsatsaga mo sa amin, pagpunta-punta dito, pagbibigay sa amin itong mga blessing na dumarating. Kaya sana po, hindi rin po kayo magsawa at kami puntahan dito, tulungan. Kaya sinasama ko rin po sa panalangin, yung kalusugan nyo po, tsaka yung travel-travel nyo po para abot ng mga tulong para sa mga tinutulungan po ninyo dito sa amin. Kaya maraming maraming salamat din po, Sir Pony. Opo, Nanay Lena, wala pong anuman. Message ko po sa lahat ng nagbigay ng tulong sa amin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at lalo-lalo na po sa iyo, Sir Pony, dahil sa matyaga kang pabalik-balik dito sa amin, hindi ka nagsasawa. Lalo-lalo naman po doon sa mga nagbigay ng pera, at nagpapasalamat po ko sa inyo dahil sa tulong ninyo ay babalik kami uli sa Tacloban upang magpabiopsi po. Dati po, nung unang bigay niyo sa amin pera, nagpunta kami, admit na daw dapat ako, pero hinihingian kami ng deposit. Sabot ko po, hindi pa po makakaas yung pera namin. Dahil pag natapos na yung biopsy, agad na po ako dadaling sa operating room. Sabi ko po, hindi muna, dahil yung pera namin di pa magkakaasa sa pera sa akin. Sabi naman ng doktor, sige, sabi niya, pumalik na lang kayo kapag may sapat na kayong pera, pang pera. Kaya po sa inyo po lahat, nagpapasalamat po ako, lalong-lalong na po sa Panginoon po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi kayo magsawang tumulong sa mga katulad yung may sakit, upang po ay mabiyayaan din po tayo ng mahabang buhay. Maraming maraming salamat po, lalo-lalo na po sa inyo, Sir. Ayan, Tatay, wala pong anuman, basta patuloy ang buhay, no, Nanay Lena. Huwag po tayong susuko, ano, mas lalo pa po tayong maging malapit sa ating Panginoong Diyos, dahil kahit papaano, hindi po natin nararamdaman, hindi man po natin napapansin, nabibigyan tayo ng blessing or panibagong pag-asa. Galing po yan sa ating Panginoong Diyos. Okay?
Ayan, masaya naman po, Tatay Byron. Siyempre po, kasi malaking tulong sa akin yung hinatid ninyo ngayong araw sa akin. Mm. Dahil po sa pagmamahal ng ating mga sponsors, ayan, gusto po nating muli pasalamatan si Tita Maria Luis, Tita Lena Barbosi, Tita Alma Mentiza, Tita Almeda Rose ng Solid Pony Aldi Group, Tita Luke, Tita Gina of Australia, sa grupo po ng Tekra, Meet Pony Aldi Fans Page Hong Kong Chapter, tsaka po kay Mary Jane Gillian. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na ishinare po ninyo para sa pagpapagamot ni Tatay Byron. At gaya ng lagi ko pong sinasabi, ang ating Panginoong Diyos na lang po ang bahalang magbalik lahat ng mga blessings na ito para po sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat at ingat po tayo palagi hanggang sa susunod po na update para po kay Tatay Byron sa kanyang pagpapagamot. Bye-bye! Thank you so much. God bless po. Maraming maraming salamat.